everyone, welcome back po sa aking channel. So for today's video, tatalakayin naman natin yung tungkol sa mayoma. Hindi matapos-tapos yung issue tungkol sa mayoma kasi hanggang ngayon, simula nang in-upload ko yung video ko dun sa channel ko, dito sa channel ko, ang dami pa rin talaga nagtatanong ko ano ba yung ginawa ko para tuluyan na mawala yung mayoma ko. So kung ikaw yung may mayoma, tama lang yung videos na pinapanood mo ngayon, pero kailangan mo lang talaga natapusin para at least malaman mo yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. So bago ang lahat, sa mga disclaimer muna tayo. So mga disclaimer, huwag ka magpaka-stress dito sa video ko. Pag makita mo yung mukha ko, skip mo na lang to. Tsaka ayoko lang na mag-iwan ka ng mga bad comments dyan sa baba ng video ko. For respect na lang para sa sarili mo. So salamat, yan lang. So kung ikaw may mayoma, tama na yung video pinapanood mo. Kailangan mo lang tapusin yung video na to. Kasi sasabihin natin, dito ko sasabihin lahat ng mga na-experience ko. At kung paano kong ginawa yung mga bagay na tinitipid ko yung sarili ko sa pagkain na bawal dun para hindi masyadong lumaki yung mayoma ko. Yung ganun ko, ano ba yung ginawa ko? Bakit naman biglaan siyang lumaki ng ganun na parang munti ka na mahulog sa operasyon. So God's will naman at nalusaw siya. Sa ginawa ko lang na mga food supplement tsaka yung mga dahon-dahon dyan sa paligid lang natin. So ito mga guys, so yung ginawa ko. Pero una pala, papaalam natin sa inyo kasi dalawang klase daw yung mayoma. Ito yung fibroid mayoma tsaka yung fibromyoma. So ito yung mga yon, may mga rason kung bakit tinutubuan yung mga kagaya natin, yung mga kaedad na simulat 40 pataas, kadalasan ganun dun yung edad na yun na kadalasan tinutubuan ng mayoma. So yung 5 na dahilan kung bakit tinutubuan tayo ng mayoma, yung unang-una, yung maagang nagka-menstruation. Tapos doon da yung maaga kang nagka-menstruation, may tendency talaga na kadalasan doon da yung tumubo yung mayoma. Pero hindi ko lang alam kasi sa part ko naman is nagka-menstruation ako, 17 years old na ako. Tapos graduating na ako ng high school noon. Pero 'di ba yung alam ko mas maaga mga nagka-menstruation yung nag-iedad ng 12, 13, minsan nga may 10 yata na nagkakaroon na. Pero sa part ko, matanda na yung 17 years old eh. Pero hindi ko rin sukat akalain na nagkaroon din ako. So yung pangalawa is nag-iedad ka na ng 40. 40 pataas, dyan ang nag-i-start yung mayoma natin. Tapos yung pangatlo, yung kunti lang daw yung anak. Kasi sa issue na ito, kailangan ba natin mag-anak ng dalawang team para hindi tayo didikitan ng mayoma na to o magkaroon ng mayoma? Hindi ko rin alam kasi ako, apat yung anak ko. Kahit may lima ka pang anak, siguro kung talagang magkakaroon ka ng mayoma. Hindi ko lang alam bakit ba sa dami ba ng anak mo, busy yata yung matres mo, walang time hindi makapag ano yung mayoma. Yung parang ganun, hindi ko rin na-explain kung bakit eh. Pero yung sabi kasi na pag kunti daw yung anak kadalasan, yun din yun natin katubuan ng mayoma. Tapos yung pang-apat is pag uminom ka daw ng tamoxifen na gamot, talagang may tendency talaga na magkaroon ka ng mayoma. Tapos yung pang-lima is yung ubis ka. Dito sa ubis, so medyo kadalasan chubby tayo, or kung chubby ka lang, siguro hindi na yan pwede madalaan sabihin mo sa chubby, kasi ako payat din ako dati nang nagkaroon ako ng mayoma. So, pero kadalasan doon na tinutubuan yung mga tataba, kaya tayo iwas-iwas din tayo sa matatabang pagkain kasi minsan yun din yung mga cause kung bakit tayo nagkakaroon ng mayoma. Tapos yung mga mayoma pala na tumutubo sa atin sa mga kababaihan is minsan inheritance. So malas mo lang kung yung mga namana mo sa magulang mo is mayoma instead ng kayamanan, di ba? Kasi inheritance din pala. Pero iwan ko lang kasi parang sa amin, sa nanay ko, wala naman silang case na mayoma. Ewan ko sa mga kamag-anak nila, halos kadalasan meron sa side ng nanay ko, pero sa nanay ko mismo wala siyang history ng mayoma. Pero di ko rin sukat akalain na nagkaroon ako ng mayoma. Tapos yung korpo, sa korpo at sa uterus pala tumutubo yung mayoma natin, dyan kadalasan tumutubo. Pero kapag ito nakakapamo sa puson mo, halimbawa pa ikaw tumayo, nakaupo ka lang or nakahiga, nakakapamo yung bilog na parang ulo ng bata or ano man yan kalaki, basta nakakapamo na sa puson mo, yung tawag naman dun ay
Tsaka may isa pa, yung ultramayonal naman na klase ng myoma ay tumutubo din naman sa matres ng babae. So, ang dami palang klase ng myoma, ang dami palang pwedeng tutubuan yung myoma sa katawan natin ng mga babae. So, kailangan talaga natin mag-ingat. Tapos, ito pa, yung sabi naman, may nagsasabi din na doktor, basta para narinig ko na lang gano'n na, umiinom ka ng, nagpa-family planning ka, umiinom ka ng mga pills. Siyempre tayo, pag nagkaanak tayo, ayaw natin na agad-agad masundan. Siyempre tayo, nag-iisip tayo ng mga contraceptive, kung ano bang pwede natin gawin. So, yung iba na nakapili ng pills, yun pala din minsan yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mayuma yung isang tao dahil din naman sa pills. So, kung nag-pills ka, kailangan simula ng 20 years o talimbawa ng anak ka na nag-family planning ka na. So, kung gumamit ka ng pills, huwag mong paabuti ng 30 years old. Kailangan bago ka mag-30, tumigil ka na ng kakainom ng pills para iwas ka rin na magkaroon ng mayoma. Kasi yung iba daw, nagkakaroon din ng mayoma dahil sa pills. So, 30 years old na, lagpas na ng 30 years old hanggang 40 years old, kaya saka nagkakamayoma. Pero sa case ko naman, hindi ko alam kung bakit ako nagkamayoma, samantalang hindi ko man lang sinubukan lahat ng mga family planning. Never ko sinubukan na mag-injection, never ko sinubukan na mag-pills, never ko sinubukan na mag-IUD. Lahat wala akong tinake talagang, as in, wala akong sinubukan sa mga family planning niyan, pero hindi ko talaga sukat akalain kung bakit ako nagkaroon ng myoma. So, eto naman yung ginawa ko kung bakit nawala yung myoma ko. So, since nung malaman ko yung myoma ko na normal size pa lang siya, yung parang pinabingi-bingihan ko lang kasi, normal size pa lang yan, kaya naman yan na pag sakaling inuman ko ng gamot, malulusaw pa lang daw naman, sabi ni doktor. So, yun yung pala yung mali kong paniniwala. Kasi nung normal size pa lang siya, dapat gumawa na ako ng paraan eh. Hindi ko na hinintay na umabot sa multiple size. Kasi, nung normal size siya, yung bang, yung ugali natin ng mga Pinoy na mahilig tayo na sa mga healthy lifestyle, unhealthy lifestyle, yung mga ganun. So, palagi na lang instant yung kinakain, yung papakulo ka lang ng tubig, bubuhos ka lang, makakakain ka na, luto na yung pagkain, sa'yo naman na papadeliver ka lang. So, mahilig talaga kami sa itlog, sa mga dressed chicken. Yun lang yung pinakamadali sa amin na pwede namin ulamin. Ay, wala kaming ibang naiisip kundi ganun yung papadeliver, kakain sa Jollibee, lalabas kakain sa McDo. So, siguro, hindi ko rin napansin na sa mga ganun pala is, mabilis pala lumaki. May mamalano na yung pag kumakain ka ng mga dilata. So, mga dilata pala, mabilis pala nakakalaki ng mga cancerous, mga bukol-bukol sa katawan. Lalo na yung ganun, siguro pareho lang din sila ng mga ganun, yung mga processed foods. Kasi, yun palagi yung kinakain namin. Tsaka yun din yung, nung nalaman ko na umabot na sa ng 7 cm, dun ko na, nung pagpa-ultrasound ko naging 7 cm, dun ko nalaman na, parang kinabahan na ako na, lumalaki nga talaga siya. So, minimize ko yung pagkain ng mga ganong pagkain. So, medyo mabagal yung paglaki niya. Hanggang umabot na ng 1 year nung nabuntis ako sa bunso ko, yun nung nalaman ko na talaga malaki na yung mayong ako. Tsaka nung umabot na ng multiple, so, takot ako magpa-opera nun. Medyo matagal-tagal pa na panahon na hintayin ko para makapagpa-opera ako. Kaso lang nakunan ako nun, kaya hindi rin natuloy na nakapagpa-opera ako ng myoma. So, hanggat hindi pa ako buntis nun, yung ginawa ko naman, uminom ako ng nilagang malunggay. So, ito naman yung lasa ng malunggay. Malunggay lang yung ginamit ko para mawala yung myoma ko. Alam nyo ba, magkaiba yung lasa ng ugat ng malunggay sa dahon. Kasi yung ugat ng malunggay parang medyo may pagkalasang wine siya. Kumpara sa dahon na parang lasang pagkain ng baboy. So, pero yung ginagawa ko, yung tamang procedure talaga, nilalaga yung malunggay kagaya nito. Sinasala, nilalagay sa bote, nilalagay sa ref para at least pag umiinom ka pagkatapos mong kumain, magmerienda ka man o ano, ito yung gagamitin mo para pang-inom. Ito talaga yung parang gawin mo siyang water therapy. Talagang ito yung gagamitin mo kahit anong uhaw mo. Ito talaga yung inumin mo. Hindi ako umiinom ng hindi nilaga ng malunggay. Pagkain man yan, merienda man yan, nauuhaw ako. Yan yung ginagamit po na na ginagamit ko ng parans. Kaso nga lang, sa katagalan na iniinom ko, parang hindi na matanggap ng sikmura ko kasi iba talaga yung lasa. Yung nilaga naman na ugat, medyo may kumakagat sa dito.
yung nilagang malunggay naman medyo may kati. Medyo may kumakagat sa dila ng konti. Pero as in, kung gusto mo talaga na gumaling, kakayanin mo. Kaya yung ginawa ko, kinaya ko talaga kahit anong lasa. Kaya, so, naisipan ko yung option ko. Nagkakape ako sa umaga, bakit di ko kaya subukan yung, di ba mas maganda naman talaga pag fresh na bagong pitas talaga ng mga daon-daon ng gulay. So, yung ginawa ko, nag-option ako. Nitimpla ko ng kape sa umaga, nilalagyan ko ng daon ng malunggay. Sinasabay ko sa pagbuhos ng tubig, yun na mismo yung pinapanghalo ko sa daon na, sa kape ko, yung daon ng malunggay. Kaya, parang doon naman talaga ako tumigil na talaga na as in, yun na lang yung naisipan ko na ituloy-tuloy. So, sabi ko, bakit kaya hindi ko na lang tuloy-tuloy ito? Inuman ako ng gatas, inuman ako ng Milo. Ganun na yung routine na ginagawa ko kasi nagtanim na talaga ako ng malunggay sa gilid ng bahay. So, mas madali talaga magpitas. Lalo na pag nasa pintuan na papasok ng bahay. So, nakikita ko talaga. Every time na lumalabas ako, gusto ko magkape, gusto ko maggatas, nakikita ko lang talaga, nandiyan lang talaga sa labas. So, yung ginagawa ko, yun na yung ginagawa kong option. Bali, ginagawa ko panghalo na lang sa kape kasi mas malasahan mo yung kape kaysa daon ng malunggay. Yung daon ng malunggay, naaamoy mo lang pag iniinom mo, pero mas matapang talaga yung lasa ng kape compare sa daon ng malunggay. Kaya tinutuloy-tuloy ko hanggang umabot ng 8 months. Di ko rin namula yan, umabot na pala ng 8 months nung inom ko nun. So, nasubukan ko na, bakit di ko kaya subukan ulit na magpa-ultrasound kasi naramdaman ko pa lang nung 3 to 4 months yung pag inom-inom ko nun is gumaan yung puson ko, lumambot yung puson ko, nawala yung alay ng balakang ko, nawala yung sakit na minsan yung parang hindi mo maituro kung saan banda yung sumasakit dyan sa puson mo kasi sobrang laki na. Siguro naglalambitin na yan dyan, nahihila na yung balat doon sa loob na kinakapitan niya, kaya siguro yun din yung dahilan kung bakit sumasakit. Kaya ginawa ko ng ultrasound ako, tsaka laking gulat ko talaga na as in nawala na yung mayoma ko. So, sinabi sa akin nawala na, pero hindi talaga ako makapaniwala as in pinaulit ko talaga ng 3 times kasi gusto ko talaga makasigurado o baka naman nagkamali lang or hindi ko rin alam. So, wala na nga talaga. So, hanggang ngayon, kahit wala na ako, so, grabe pa salamat ko kay Lord Bank na bakit sa katigasan din minsan ang ulo ko. Malunggay lang yung talaga yung ginawa kong dahilan para yung parang ang laki talaga ng paniwala ko na as in mawala siya. Sinasabay ko talaga sa panalangin ko na Lord, wala akong ganong kalaking pera, may kamahalan yung mga gamot na dapat kong iinumin para mawala yung ano ko. Sana ito yung paraan na ginawa ko, sana ito yung gagamitin mo na para mawala yung mayoma ko. So God's will naman na nawala yung mayoma ko. Grabe yung pasalamat ko talaga. So kayo, yung gusto niyo talaga na malaman at gusto niyo talaga ma-experience, huwag nyo nahintayin na lumaki yung mayoma nyo, sumulan nyo na. Siguro yung sa akin kasi fresh na daon yung ginamit ko. So may iba na nagtatanong kung pwede daw ba malunggay tea. Hindi ko sinubukan yung mga malunggay tea, pero nagtry ako ng capsule na siguro daw mga tatlong stab din yung naubos ko bago ako nagtuloy-tuloy sa daon. Kasi pag daon, libre. Pag daon, marami sa gilid ng bahay. Tapos yung mga malunggay tea, malunggay kung ano pa dyan, hindi ko na-try yan. Pero subukan nyo kasi maganda din naman yan, basta malunggay lang. Hindi ko rin naranasan na mag-dry ng daon ng malunggay kasi marami kasi fresh na daon sa gilid ng bahay. So yun na yung pinili ko na mas gagamitin kaysa naman mag-dry pa ng daon ng malunggay. Pero yung ginagawa ko every time na nagluluto ako ng sabaw, kailangan may daon ng malunggay. Pag naglaswa ako, may daon ng malunggay. Pag nagtorta ako ng itlog, talagang nag-blender ako ng daon ng malunggay. Sinasama ko pa talaga doon. Tapos pag halimbawa, pag nagluto ako ng tinola instead na daon ng sili, daon pa rin ng malunggay nilalagyan ko. May daon niya ng sili, pero nilalagyan ko pa rin daon ng malunggay. Masarap din naman. So every time na may mga gulay sa bahay, talagang as in may daon ng malunggay. So kayo, gusto nyo subukan, gusto nyo bumaling, so bakit din nyo na muna itry ito kasi wala namang mawawala, lalo na wala ka namang gagastusin dito. Yung ginagastusan mo dito is kape mo, kape mo, nagsasa ka man, nagmamahilo ka man, yun dun kung gumagastos. Samantalang isasabay mo lang yung daon ng malunggay para nang gumaling ka. Alam nyo ako ngayon, kahit wala na akong mayuma, minsan pag nakakita ko ng daon ng malunggay, kasi dito pahirapan na ngayon, medyo naubos na yung daon ng malunggay, tsaka wala na ako dun sa kabila, medyo doon marami, dito wala. So, yung ginagawa ko, paminsan-minsan, ginagawa ko pa rin siya. At least, baka naman may tendensyong bumalik pa. So, naninigurado lang din ako na sana huwag nang bumalik kasi ang hirap kaya pag may karamdaman ka sa katawan. So, kayo mga nanay, sana nagustuhan nyo to.
Salamat sa